Mag-iendorso raw ng bagong presidential aspirant si Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 elections. Yan ang isinawalat ni senatorial aspirant attorney Salvador Panelo sa programang The Chiefs ng One News. Hindi pa ito pinangalanan ng Pangulo. Nako po. Malapit na raw itong i-anunsyo. Malapit na. Before Christmas kaya yan, malay nyo, ma-interview din natin. Malay nyo lang. Pag na-interview ko yan si Pangulong Duterte, magbabarong na ako. Pero kasombrero pa rin tsaka naka-shades, ha? Walang pakailaman eh. Pangit-pangit ko eh. Mamaya, screen cap na naman ako. Tapos sabi na naman, alien ako. Gusto kayo niya yan, yung mukhang alien? Yung ganun ang mukha, yung sa TikTok? Gusto yan ngayon. So, kung sino ang i... Kilala mo ba, banat by kung sino? Si ano po? Kasi sabi ng tatay ko, uy, nag-mute ka pero may mga science of reading the lips. So tinakpan ko na yung lips ko. Si... Para din yung mababasa. Jennifer Shirahama, salamat po, madam. Ganda-ganda ni madam. Basta ako, alam ko ayaw niya sa, ano, sa adik na presidente. Yun ang sabi niya. Hindi ko alam kung sino. Andali, iniisip ko kung pwede akong magkwento. Ako, pwede akong magbigay ng clue. Ay, wag na nga. Dami nanonood pa lang mga tanso dito. Delikado. Delikado, mamaya i-quote pa ako. Sabi na naman nila, oh, si Banat Bay meron sinabi, si ganito daw. Ayoko nga sabihin. Dorso, wala raw yan sa mga kasalukuyang presidential bet. Hindi rin sinabi kung manggagaling sa PDP laban ang kandidato. Sa ngayon, si Senator Bongo pa rin ang standard bearer ng partido. Nagsabi na si Go na umatras na siya pero hindi pa rin siya formal na naghahain ng withdrawal ng COC dahil pinipigilan daw siya ng kanyang supporters. I talked with the president last night. Mm-hmm. Sabi niya sa akin eh, sabihin lang sa mga nagtatanong na maghintay lang because meron yata siyang bagong kandidato. Papangalanan ko na kasi dalawa lang naman yung pinagpipilian ng mga tao. Yung spekulasyon, it's either Mayor Isko Moreno or Marcos. Yes. So hindi pala yun. It will be someone from PDP laban also? Wala nang in-elaborate si Presidente Duterte. But wala siyang pinanggit na either one of the two you mentioned. Ay nako. Anyway, basta antayin na lang po natin si Pangulong Duterte. Siya na hong bahala hong magsabi. Basta ako ganito. Ganito lang ho ako. Ako, kung sino man yung sabihin ni Pangulong Duterte, akin pa rin pong pag-aaralan. Sana ma-interview. Kung sino man yun, ha? Kung sino man. Sana ma-interview natin. At titignan ko at i-research ko pa rin. Bakit ho? Eh kasi kung si Senator Go, definitely alam ko naman na kilala ko si Senator Go kung gaano tumulong, kilala ko kung kaano niya kayang mamuno kung si Senator Go. Nilosita Mones, Mons, salamat po. Thank you very much, ha? Sa Surrey, BC, Canada, nakapunta na kami dyan. Hindi. Pero sa ngayon, yun, aaraling ko po muna, ha? Kasi titingnan natin kung magbabago ba, ano ba ang gagawin, ano ba ang plano niya, ano ba ang plata, ano pang... Ayoko kasi nung ano eh, yung parang Miss Universe. Sorry ah, hindi ho ako agree sa mga Miss Universe na sagutan. Yung, I will bring peace to the world. Ayoko ng mga ganyan. Iba... Iaangat natin ang bansang Pilipinas ang ekonomiya. Iaangat natin ang tiwala sa gobyerno. Ayoko ng mga ganyang klaseng ano. I want yung platformang ano yung plano mo. Ito, bigyan mo kami ng details. Paano mo
masusugpo ang korupsyon? Paano mo masusugpo ang insurgents? Paano mo aayusin ng mga negosyo sa Pilipinas? Kailangan may ganun. Hindi pwede yung basta-basta lang. Diba? Kasi kung basta-basta lang din, eh, mabira, oo. Basta ako, basta ganito ang clue. Oh, ito na ang clue. Bibigyan ko kayo ng clue, ha? Clue. Ayun na. Okay, okay. Ayun na, ayun na. Okay, ayun na yung clue. Oh, next. Oh, ito na, pupunayin daw ng COMELEC. Nanindigan ng COMELEC na hindi madadaya ang resulta ng eleksyon kahit pa may ilang tao raw na nagsasabing kaya nilang manipulahin ang boto. Ang isang election watchdog may mungkahi sa COMELEC para iwas daya sa halalan. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. May mga natanggap daw na report ng Commission on Elections na may ilang individual na nag-aalok sa mga kandidato na kayang manipulahin ang magiging resulta ng eleksyon. Mismong ilang politiko pa raw ang nagsumbong sa COMELEC. Pero giit ni COMELEC spokesperson James Jimenez, malabo yang mangyari. Paulit-ulit na scam na lang daw yan na nagsimula noon pang 2010 automated elections. Sinasabi palagi. Kilala ko yung mga nag-i-scam-scam dyan. Yung galit na galit sa mga ano smartmatic. Okay, so hindi, kaya manipulahin ang Smartmatic. Sali naman nasali sa election. Kaya palang manipulahin, ba't sumasali kayo? Na kayang bilhin ang panalo. Running for one position, magkakatunggali, nilalapitan lahat ng kumakandidato to offer the same deal. That way, whoever wins, wins. Whoever loses, gets a refund. Right? So parang akala mo talaga may nagawa or may nangyari, pero walang nangyari. Kung paano, si presidential aspirant Isko Moreno, umaming isa siya sa nilapitan at inalok. We must continue to believe in our system. The system may not be perfect, but it's there. It's functioning. How come? Isko, mag-Tagalog ka na lang kasi. And we must continue to believe on it. Yun lang. O kasi baka mapariwara pa yung ibang kandidato, kawawa naman. Ako based on my experience, kahit naman nung araw, marami rin lumalapit na ganyan. E ang ginawa ko, nilapitan ko yung tao. Sa ginawang turnover sa COMELEC ng final trusted build o installable software na gagamitin sa 2022 elections, ipinaliwanag ng komisyon na hindi madadaya ang resulta ng halalan, lalo't ang mga source code ay nakatago na ngayon sa vault ng COMELEC at ililipat sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. This is a very important security and transparency measure. Now, the source code and the codes held by the IBD, both are accompanied by unique hash codes. These are independently verifiable hash codes, which will now be published in the COMELEC website, and it will allow people to check for themselves. And there will be. Pero nakukulangan pa dyan ang election watchdog na kontradaya. Hindi naman daw kasi nasilip ng local source code reviewers. Eh, lagi naman kayo na ano eh. Ewan ko sa inyo, lagi na lang kayong parang duda-duda. Ang kabuuan ng sistemang gagamitin sa halalan. Sometimes cheating may be done not by individual counting but after a certain frequency count. Alam mo, wag na lang tayo mag-eleksyon. May inis na ako, napipikon na ako. Nag-i-eleksyon pa tayo pero every election sasabihin naman, nadaya ako, hindadaya, nadaya, nadaya. Eleksyon pa tayo. Wag na tayo mag-eleksyon. Bunutan na lang. Pwede ba ganun na lang gawin natin sa eleksyon? Lalagay na lang dun sa lagay ng mga isda. Pangalan nila ganun, oh. Tapos, oh, bubunot na tayo ng presidente. Oh, rasta man, ganun. Hindi kasi, para naman tayo mga gunggong eh. Oh, mag-i-eleksyon. Ano sa pagnatalo? Dinaya ako eh. Ah, pag-i-eleksyon. Ayaw nga nanalo. Eh, dinaya, oh, dinaya. Dinaya ako, dinaya. Dinaya, dinaya. Mag-i-eleksyon pa tayo. Oh, gawin na lang natin parang sipistik yan.
Ay, naku. Huwag tayo mag-eleksyon. Puro daya naman pala eh. Gusto nila magkaroon ng open source code review o buksan sa lahat ng gustong bumusisi sa computer commands na gagamitin nang hindi na kailangan pa ng accreditation. Ang ilang presidential aspirant, hindi rin daw pakasisiguro gaya ni Senator Ping Lacson. Meron kaming team ano, in coordination with the IT team of the MPC at saka ng NUP. Nagsama-sama kami kasi kami yung mga chairman doon si Secretary Ronnie Puno, ng NUP, chairman naman si Senate President ng NPC, ako chairman ng so we created and consolidated yung aming mga IT teams ano na parating ng masusi. Pero alam mo, ito, bibigyan ko kayo ng ano ha. Pagdating mo dito sa dayaan, ito walang ano ha. Sabi nila, ito kwento lang sa akin ito ha. Ewan ko kung totoo o hindi, ikikwento ko lang sa inyo as is na ikinwento sa akin. Sabi sa akin, pansinin mo Banat, ano yun? Naks, diba? Feeling analyst din ako. Ha? Sabi, pansinin mo, Banat. Bakit ang laging nagre-reklamo na dinaya ay vice president, hindi presidente? Pansinin mo. Sabi ko, di ko alam bakit. Kasi para ma-retain daw yung kanilang awareness sa tao, magre-reklamo sila na dinaya sila. Para bit-bit nila yon sa susunod na election at silang tatakbong presidente. Alam mo, noong una, hindi ako naniwala doon. Honestly, hindi ako naniwala doon. Kasi, pansinin nyo ha, lahat nang nagsampa ng pandaraya o panahon ni Noli De Castro at saka si Lauren Legarda, di ba sila din? Gina Kabusa, salamat po. Lagi na lang yung vice president. Bakit? Kasi nga, may mga planong tumakbo. May mga ganun. Lahat sa presidente walang nagsasabing dinaya yung mga presidenteng natalo, basta nag-concede na lang sila, okay, wala na, hindi na kami may magreklamo. Pero yung mga vice president, reklamo ng reklamo, inabot na ng 6 na taon nagre-reklamo para hindi humawala sa sirkulasyon yung pangalan nila. Ewan ko kung totoo ha, yun ang sabi, pero dahil sa nangyari ngayon, parang totoo ha. Diba? Parang totoo. Iisipin nyo. Oh, hindi nagreklamo yung si ano? Si Trooper. Oh, diba? Kung hindi nagreklamo yun, wala siya sa sirkulasyon. Bakit? Wala man siyang ginagawa. Nagbablog lang. Pero para nandun siya sa sirkulasyon, yun, nireklamo niya lahat. Si FPJ, sir, sabi nito. Oo, pero sandali lang. Hindi siya nagtagal ng 6 na taon na nagre-reklamo. Pansinin nyo. At saka, di ba, kasi namatay naman po eh. Opo, nagreklamo daw si FPJ, pero yun nga, hindi ho tumagal. Ayan. Tuloy natin, ha? Ito. At dapat pinapatupad na ngayon ng IATF at ng kapulisan. Ayan, sabi ng COMELEC, dapat daw ipatupad ng mga police at ng IATF yung mga karaban-karaban o yung mga motorcade. Kaya ayon sa ating tanong, dapat na bang ipagbawal ang karaban at motorcade? Ang nagsabi, oo, may COVID pa at perwisyo yan, 84%. Ang nagsabi, hindi, okay lang mga perwisyo, 16%. yan na. Ito naman ang sabi ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, wala sa amin yan, di namin jurisdiction yan, jurisdiction ng Pulisyan at IATF. Tama naman talaga sila. Tama naman ang COMELEC na sabihin na wala. Kasi until January, doon mo palang pwedeng sabihin ng campaign period mag-i-start. So ngayon, wala talaga silang power o jurisdiction. Atalay-talay. So, huwag nating iisipin na exempted ang mga politiko. Ah, talaga? Hindi ba? Spokesperson ni Menes. Akala ko namin exempted. Akala namin talaga exempted. Kasi walang sumisita sa gobyerno. IATF, tutulog-tulog na naman. Anyari. Pero sa bagay, tama rin naman IATF. Tama yung ginagawa ninyo. Huwag nyo nang intindihin yung mga rally-rally na yan. Huwag nyo nang intindihin kasi pag pinuna na naman yan, feeling kawawa na naman yan. Feeling inaapi na naman sila. Alam mo naman,
Yan ang ginamit nila sa anim na taon eh. Yung inaapi ako, aping-api. Yung mukha pa, ganun pe. Di ba? Yung aping-api. Di ba? Totoo naman eh. Oh, na, kaya nga naging effective eh. Effective yung campaign nila na inaapi sila. Kaya wag niyo nang pakikialaman na itip ha. Parang awa. Hindi exempted ang mga politiko sa estriktong pagsunod sa health protocols upang maiwasan ang muling pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Ito ang binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC matapos dumugi ng libu-libong taga-suporta ng BBM Duterte tandem ang political caravan nito sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City kahapon. Dahil sa sobrang dami ng tao, hindi na nasunod ang social distancing at marami rin ang nagreklamong motorista na naapektuhan dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. Sakop pa rin sila ng rules na yan. So, having said that, nagpapaalala ang COMELEC sa mga political parties, sa mga kandidato na nangangampanya, huwag ninyong i-endanger ang inyong mga supporters. Because that's what you're doing. Okay? Ingit ka lang. Ay, nene, bago na pala linya. Peter ka? Oh, hindi ako nagsabi ha, si Kome, itong spokesperson. Ingit ka? Peter ka? Ganun. Ganun lang naman ang script eh. Pagka gusto mo naman bara, Peter ka? Ingit ka? Ganun. Grabe, ingit siguro ito si ano, no? Si Comelec, ano? Hindi kasi, oh, ano sabi niya? Sabi nga kandidato, do not endanger the people. Bitter ka! Oh, tuloy, tuloy, tuloy. Pakinggan niyo sinabi niya. Na yan. So, having said that, nagpapaalala ang COMELEC sa mga political parties, sa mga kandidato na nangangampanya, huwag ninyong i-endanger ang inyong mga supporters. Because that's what you're doing. Bitter ka! Ingit ka! Bitter ka! Ingit ka! O, oh, diba? Ang lalim ng argument. Yun ang pinakamalalim na argument. Bitter ka. Ingit ka. Ang lalim, di ba? Okay? Just so that you can get your crowds, just so that you can get your photo ops, you are endangering the life. Ingit! Bitter! Ano sabi niya? Isipin mo sinabi niya, para lang makakuha ng picture, para magkaroon ng pakyut sa ano, social media, ay in-endanger niyo yung mga tao. Ang sabi nila, ingit ka, Peter ka. Ano, ako nagsabi? Ako nagsabi? Ako nagsabi? Peter ka. Grabe. Ngayon, alam nyo na, di ba? Alam nyo na yung sinasabi kong ampaw. Jennifer C. Rahama, maraming maraming salamat po. Ay nako, yun ang argument ko. Napakalalim, di ba? Huh? Napakalalim. Bitter ka, tsaka yung ingit ka. Ang lalim, di ba? Oh, tanungin natin. Oh, yung mga loyalista. Oh, mga loyalista. Yun din ho bang sasabihin nyo kay Commissioner Ash, you know, spokesperson Jimenez? Nainggit din siya? Bitter din siya? Ano? Sinasabihan nila yung mga ano ha? Oh, eto naman, meron na naman pumasok, troll. Oh. Ban, Byron, dati tayo na isyabu. Kahit idikdik mo, gusto mo kumuha ka ng balat ko, ipiga mo, durugin mo, ilagay mo sa Pideya. Pideya ha, Pideya. Hindi kung saan sang na, hindi kung saan tabi-tabi. Wala kang makita ng kahit na anong pinagbabawal na ano dyan.
Ayan, yan, yan. Bago na, bago na. Pinklawan, Kasi Jimenez, Pinklawan. Pinklawan. Sandali, baka mamaya ikat-kat nila to. To sabihin nila, oh, si Baan at Bay, binabanatan si Jimenez. Ah, hindi po, sir, ha? Ano lang yun? Isinasadula lang natin ang mga argumento ng mga tanso. Oh. Peter ka? Gawin natin ng kanta yun. Peter ka? Ingit ka? Peter ka? Ingit ka? Peter ka? Ingit ka? Names of Filipinos who believe in you. Sinabi ng Quezon City Local Government na ikinalungkot nila ang kawalan ng maayos na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng mga organizer ng BBM Duterte Caravan. Humingi naman ang paumanhin ng kampo nila Bongbong Marcos sa lahat ng motoristang na traffic maging sa Quezon City LGU. Apela naman ng Malacanang at Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga partido makipag-ugnaya sa mga lokal na pamahalaan upang magkaroon ng crowd control. Obviously, medyo yung situation na we're still under a public health emergency, no? So we all have to be careful and all of these moves have to be, you know. Alam mo, sa totoo lang, ako ang hirap ng ng sitwasyon ng gobyerno ngayon. Imagine din mo kung aminado naman 'tong mga kandidato na ito eh. Kaya nga sila humihingi ng tawad eh. Kaya nga sila nag-apologize eh. Aminado naman sila na merong silang maling ginagawa. Aminado sila eh. Kaya lang, kung ikaw gobyerno, imaginein mo, paano mo sisitahin yan? Pag sinita mo yan, political oppression, gaganyan-ganin yan. Diba, paano mo? Sige, paano mo sisitahin yan? Coordinated, para hindi naman masyadong magulo. Hindi magkakaroon ng mga untoward incidents. No? So, there are already mechanisms in place, pero kailangan lang talagang to follow those mechanisms. Batay sa panuntunan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, hindi pinahihintulutan ang political rallies, ngunit maaari naman ang special gatherings kung may permiso ng lokal na pamahalaan at nasusunod ang allowed venue operating capacity at minimum public health standards. Pwede rin ang political caravans at motorcades, basta't napapatupad ang physical distancing at limitado lamang ang oras. Ang pakiusap lang po namin sa mga kandidato ay makipag-ugnayan sila sa pulisya at sa mga local government units. Kasi nga po, kailangan natin makontrol pa rin yung mga tao. So ang binabantayan po ng mga DILG ngayon ay yung mga political rallies. Because political rallies are still not allowed. But motorcades and caravans po are allowed. Kailangan lang po natin na makipag-coordinate sila sa Philippine National Police and the local government units. Giit ng national government na sa mga lokal na pamahalaan pa rin ang pagpapatupad ng mga pulisiya ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Partikular na ang minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, social distancing at pag-iwas sa pagkakaroon ng super spreader events. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan!